kakaibang kakaibang citizen sa katawan ng tatay niya. Hindi ko na sila papangalahan dyan. Baby kasi, kung auto na rin din. Ngayon, katawan. Doon pa rin tayo sa mga nasa gawa, hindi puro sa salita. Hi guys, welcome to my channel. So, dahil malapit na yung halalan, naisip ko na alamin kung sino ba yung mga napupusuan ng mga kapwa natin Pilipino. So, naglibot-libot kami sa labas para mag-interview or magtanong kung sino ba yung iboboto nilang presidential candidate. So, dito sa vlog natin, it didn't intend to cater to a particular political or presidential candidate. Wala tayong ini-endorso dito. So, gusto lang natin talaga malaman kung sino yung gustong iboto ng mga tao. Ate, may price yan. Ready ka po? Pupunta kami din. Ready.
tubig na popo na po. Dapat mga interview. Kasi with experience, yan ang manangyong pag-upo. The rest, okay din, pero kulang pa sila experience. Okay? Sabi naman ako. Lalo sa pandemic ngayon na medyo alert number 3 na naman tayo eh. So sayang din 3 years of na pag-iintay natin sa pandemic. So ito, gano'n lang. Thank you po. Thank you. Ayun na sila ate. Game yung feeling ko, game yan. A few moments later. Most of the Filipino citizens preferred to vote Bongbong Marcos. So, itong result na to, hindi naman ibig sabihin na bias ako or makasabihin kasi ng iba na ay, meron niya in-endorse ang political candidate. Hindi naman. So, nagkataon lang na itong mga in-interview ko, halos lahat sila, gusto nila si Bongbong Marcos. So, mayroon tayong nakuhang isa na iboboto si Vice President Lenny Robredo. So, para sa akin, sana kung sino man yung maihahalal na Pangulo ng Pilipinas, sana siya talaga yung makakatulong sa bansa, lalo na ngayon merong pandemic. Wala namang may gusto na mapasama ang lahat. Gusto lang naman natin na mapabuti yung isa't isa. Diba? So, guys, don't forget to like, share, and subscribe, and mag-comment na rin kayo. And paki-follow na rin yung social media accounts ko. Bye-bye!